Nagalok si Pangulong Noynoy Aquino ng pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Janet Lim Napoles na umano'y utak ng 10 billion peso pork barrel scam. 10 milyong piso ang pabuyang ilalaan. Ikinadismaya naman ang abogado ni Napoles ang pagpapalabas ng pabuya. Makibalita tayo kay CJ Turida. 10 million ang reward for information leading to the arrest of Mr. Napoles. Inanunsyo ito kanina ni Pangulong Noynoy Aquino habang patuloy ang pagtugis kay Janet Lim Napoles ang itinuturong utak ng umano'y bilyon-bilyong pisong pork barrel scam. Hindi na nagpakita si Napoles simula nang ilabas ng korte noong August 14 ang warrant of arrest para sa kanya at sa kanyang kapatid na si Reynald Jojo Lim para sa umano'y pagdedetine kay Benhur Louie na nagsiwalat ng iskandalo sa pork barrel. At ko akala na titigilan namin paghahanap dito, eh nagkakamali sila. At may reasonable confidence tayo na malapit-lapit na rin natin mahabol yan. Wala pang impormasyon kung magkano naman ang ipapatong sa ulo ng kapatid ni Napoles. Hindi pa rin malinaw sa ngayon kung saan kukunin ang pondo para sa pabuya. Ang abogado ni Napoles na si Attorney Lorna Capunan, nadismaya raw sa akbang na ito ng Pangulo. Sana po ang mangyari, the President, instead of announcing a 10 million reward, will address Mrs. Napoles through the media to tell her to come forward, to assure her that if she comes forward, nobody will shoot her. Tinayag din na Capunan na nananatili sa bansa ang kanyang kliyente at kapatid nito. She is here in this, never will she leave this country until her name is cleared. Pinabulaanan din ni Capunan ang mga umano'y nawawalang yate ni Napoles. Wala raw yate si Napoles at imbento lang daw ito ng mga whistleblower. Apektado na raw ang buhay ng buong pamilya ni Napoles, lalo pat ipinag-utos ng Court of Appeals ang 6 na buwang pag-freeze sa lahat ng kanilang accounts. Nauna nang inanunsyo ng DOJ na kahit sino pwedeng umaresto kay Napoles at kanyang kapatid. Ayon sa DOJ, posibleng sampahan na ng reklamong plunder sa Office of the Ombudsman si Napoles sa mga susunod na araw. Sasampahan din ng kaso ang mga mababatas na kasabwat umano ni Napoles. Hindi pa rin pinapangalanan ng DOJ ang mga nasasangkot na mababatas. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa pork barrel, napag-alaman ng NBI na hindi lang daw pala 10 bilyong piso, kundi 100 bilyong piso ang halaga ng pondo mula sa pork barrel ng Kongreso at Malampaya Gas Fund ang nasayang noong 2007 hanggang 2009. Napunta raw ito sa mga questionable non-government organization at 46 na alkalde. Base ito sa mga dokumentong hawak ngayon ng Interagency Anti-Graft Coordinating Council na binubuo ng DOJ, COA at Ombudsman. Sa gitna ng lahat ng ito, nanawagan si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa publiko na manatiling positibo. Naniniwala raw siyang sincero ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa pork barrel scam. CJ Torida, nagbabalita, Pilipinas.